Hey mga farmers, and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hey mga farmers, good evening sa inyong lahat. For today's video, mga farmers, for today's vlog, napisa na ang mga eggs na in-incubate natin last time. So, ito ay mga itlog ng aking mga basilan. Ayan, mga itlog ng Rhode Islands. At saka yung itlog ng mga panabong na manok ko na pinalahian. So, after ilang weeks mga ka-farmers sa paghihintay. So, ito yung last video ko nung nag-incubate ako. So, ayan, nag-hatch na ang ating mga itlog. Ayan, so dito rin sa video na ito mga ka-farmers, ipapakita ko rin sa inyo yung aking incubator na ginamit sa pag-i-incubate ng mga itlog. At sasabihin ko rin mga ka-farmers sa inyo yung hatch rate ng aking incubator. Siyempre kung gaano kadami yung nabuhay, yung percentage sa hindi nabuhay na itlog. So, ayan, kasi dati mga ka-farmers, ang gamit ko po ay yung aking incubator ng Lazada. So, binabili ko sa Lazada ito. Ang hatch rate niyan mga ka-farmers is 50% lang minsan yung nabubuhay, yung iba ay natutuyot yung itlog. So, ayan mga ka-farmers, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga napisang itlog gamit ng aking incubator. Tara mga ka-farmers, samahan niyo ako. So, ito mga ka-farmers, andito yung aking incubator, tsaka yung aking naka-ready na brooder para sa ating mga sisiyo na ililipat na. So, ito yung ating gamit na incubator. So, ginabi na ako mga ka-farmers. So, ayan mga ka-farmers. So, bumukas na yung ilaw. So, napakaganda talaga ng ating incubator. So, ayan mga ka-farmers. Dito nakalagay yung mga itlog dito. So, dito pa yung mga hindi pa napipisa. Tapos, nasa ilalim yung hatching area natin. Yung nandun na nakalagay sa baba yung mga napisa na. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan. Wait lang, baka ka-farmers, baka maipit yung ano, yung ulo. Ayan, sila, mga farmers, ayan. Ayan. So, ito mga ka-farmers, yung ating mga na-incubate na itlog noon na napisa na. So, kung mapansin ninyo, itong mga black ones, yung mga kulay itim. So, ito yung ating sisiyo, yan, na basilan. So, napakaliit at napaka-cute. Ayan, medyo malalaki na nga sila ka-farmers. Dapat kahapon pa ako nakapaglipat, kaya ginabi na ako ngayon. Kasi kung bukas ko pa sa ililipat, umiipot na sila sa loob ng incubator. So, baka mamatay. Kaya kailangan, ilipat ko na sila sa brooder. So, ito naman, yung mga sisiyo natin na Rhode Islands. Ayan, natalon pa. So, ito. At meron din tayo mga sisiyo mga ka-farmers na nakuha pa sa ating mga pinalahian na mga panabong. So, ayan. Ito yun. Ayan. So, yun mga ka-farmers, ilipat na natin sila sa brooder. So, ito mga ka-farmers, so, unahin ko ng kuhanin yung mga basila natin. So, ito, unahin na isa-isa lang mga ka-farmers kasi wala akong katulong ngayon mag-video kasi gabi. Wala si Ate Pina. So, ito. Ayan, unahin natin yung mga cute natin na mga basilan. So, ito mga ka-farmers, yung aking ready na brooder. Kapapansin ninyo ito. Yan, gawa lang siya sa kahoy tapos may black net lang na harang. Tapos mga ka-farmers, nilagyan ko rin po ng dahon ng saging. So sa para sa kanilang flooring kasi po sa ilalim baka sumingaw yung lamig. So yung mga ganito po kasing kaliliit ng mga sisiyo, so kailangan talaga nila ng init. So para maiwasan yung pagpasok ng lamig galing sa ilalim ng kanilang kulungan, so nilagyan ko na lang po muna ng mga dahon ng saging. At ito, dito na muna natin ikakalat
yung kanilang patuka o yung gagamitin kong Integra 1000 para makatuka sila kung gusto nila kumain. At nagready na rin po ako nitong ilaw, so 50 watts po ito para sa kanilang init, kung kailangan nila ng init. So ayan. Ang gaganda ng sisiw, ang gaganda ng tayo. Ito na. Kupya. Dahan-dahan lang natin kuhanin, baka mabalian. Kasi maliliit pa to. So ito, apat na lang. Ayan. Kapya. Okay. Dito mga ka-farmers, lagyan na natin sila ng seeds. Kalat lang natin dito sa kahon, ay sa kariton. Ayan. Nandun lahat sila sa ilaw. Ayan, kain muna kayo. So, napakagaganda ng mga sisiw, mga farmers, oh. Ayan. So, Basilan to, mga farmers, Rhode Islands, saka mga, yung mga pinalahian ko sa mga panabong. So, yung halo-halo na sila. Ayan, malalakas ng tumuka. Kanina, nagkakahiyaan pa. Ang ganda. Ang ganda talaga. Tingnan yung mga farmers, oh, yung ating, ano, yung Basilan, sobrang ganda ng kulay. So yan mga farmers, so lagyan din natin ng vitamins yung kanilang tubig. Ayan. So ito ay tulong rin para sa kanilang resistensya para mabilis lumaki at makaiwas sila sa sakit. So yan. Ito rin yung vitamins mga farmers na nilalagay ko sa Itlog. Ayan. Ayan. Oops. Ayan, lagay lang natin dyan. Ayan mga ka-farmers. Ang ganda pagmasyo ng ating mga sisiw. So, pag may natisa pa, idagdag ko na lang ulit dito sa ating brooder. Ayan. So, ito pa yung mga itlog mga ka-farmers, hindi pala napakita. Yung mga hindi pa natitisa, mga ilang days lang siguro. Or week, mapisa na rin to. So, yan. Sito mga ka-farmers, okay na. Nailipat ko na silang lahat. Ayan. So, mga ka-farmers, yung incubator na aking ginamit sa pag-incubate dito is nasa 90% mga ka-farmers yung hatch rate. So, sa dami ng nabuhay mga ka-farmers, so dalawa lang po yung namatay. Buhay pa sana yun mga ka-farmers eh, kaso lang nung napisa lang mga ka-farmers, so nilagay ko agad siya sa hatch area sa baba ng ating incubator, so siguro kailangan pa pala ng isang araw na nasa taas siya, so ngayon namatay, tumigas siya sa ilalim, so kaya ang aking rate dito sa incubator na ito is 90%. So ayan na mga ka-farmers yung ating mga alagang sisiw, mga bagong dagdag dito sa aking farm.
So yan, okay lang mga farmers, kahit ginabi na ako. So, nakakatanggal naman ng stress yung ating mga bagong sisyo na nadagdag sa aking farm. So yun mga farmers, so baka magdagdag pa ako ulit ng incubator kasi sa pagpaparami ng ating mga manok saka ng mga itik. So kailangan ko na siguro ng mas malaking type ng incubator para makapag-incubate tayo ng marami. So mga 1,000 egg capacity siguro yung aking bibilhin. So para patuloy na dumami yung ating mga alaga dito sa farm. So yan. So yun mga farmers, so hanggang dito na po ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel mga farmers at click niyo na rin po yung notification bell and select all para po lagi kayong updated sa lahat po ng aking videos about farming at palagi po kayo updated sa lahat po ng ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, nakakatuwa at meron na naman mga nadagdag ng mga alagang mga sisyo sa aking farm. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming!